Sa ibayong dagat, U.S. President Joe Biden nagbabala sa Russia ukol sa paggamit ito ng nuclear weapon, habang Tesla at SpaceX CEO na si Elon Musk, opisyal nang nabili ang Twitter at ngayon agaw pansin matapos magtungo sa headquarters ng kumpanya habang may dalang lababo. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Mahigpit na nagbabala si U.S. President Joe Biden sa Russia laban sa paggamit nito ng nuclear weapon sa giyera sa Ukraine. Ayon kay Biden, isang malaking pagkakamali kung sakaling gumamit ng dirty bomb ang Russia na isang conventional bomb na may radioactive, biological o chemical materials na pumakalat matapos sumabog. Kasunod nito, iginiit din ng U.S. President na wala siyang balak makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin sa G20 Summit na nakatakdang isagawa sa Bali, Indonesia sa susunod na buwan. Pero ayon kay Biden, sakali man nalapitan siya ni Putin sa nasabing pagpupulong, hihilingin niya ang pagpapalaya kay WNBA star Brittney Griner na nakakulong sa Russia. Patay ang 22-anyos na construction worker habang tatlo pa ang nasugatan matapos gumuho ang isang tulay sa Northwest Missouri. Bagamat walang naiulat na safety concerns sa tulay, masusi pa rin iniimbestigahan ng Federal Occupational Safety and Health Administration ang tunay na sanhi ng pagguho. Agaw pansin naman sa netizens ang pagbisita ni Tesla at SpaceX CEO Elon Musk sa headquarters ng Twitter sa San Francisco. Sa isang tweet ni Musk, makikita ang paglalakad niya sa pasilidad ng naturang kumpanya habang may dalang lababo. Habang may caption ang post na "Entering Twitter headquarters, let that sink in." Sa susunod na tweet, sinagot din ni Musk ang matagal ng katanungan ng publiko hinggil sa kanyang dahilan sa pagbili sa Twitter. Naniniwala siyang mahalaga ang Twitter sa makabagong sibilisasyon dahil nagsisilbi itong platform kung saan maaring pagdebatehan ang iba't ibang paniniwala sa maayos na pamamaraan ng hindi nauuwi sa karahasan. Giit ni Musk, hindi niya binili ang Twitter para kumita, pero ginawa niya ito para makatulong. Joyce Salamatin, para sa Bayan.